Đấy. Good evening, Erev Tov. That is Hebrew, which means good evening, Erev Tov. Shalom Likolam. Welcome everybody to the message for tonight for our Bible study entitled, We Do Not Know Our Future, Only God Knows. We do not know our future, only God knows. The verses are found in James chapter 4, verse 13 to 17. And I hope makalagi na yung ating mga kasamahan so that we can start with our message for our prayer meeting for tonight entitled, We Do Not Know Our Future, Only God Knows. So alam po natin na very hectic po yung ating schedule last week because of marami pong mga nangyayari. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa paggabay sa atin. Nalulungkot din tayo kasi meron din po tayong kasama na pumanaw na at kasama ng Panginoon. So, again, ang ating pong verses ngayon na gagamitin ay natatagpuan sa James chapter 4, verse 13 to 17. Ang title po ng ating message for tonight is, We Do Not Know Our Future, Only God Knows. So magkaroon po tayo ng konting message and then we will proceed with our sharing at the same time yung ating pong prayer meeting for today for MFCC group. Okay. Magandang gabi muli sa bawat isa. Erev Tov. That is Hebrew, which means good evening. Welcome to the message for today entitled, We Do Not Know Our Future, Only God Knows. The verses are found in James chapter 4, verses 13 to 17. Yun po ang ating babasahin. Okay, makibukas po kayo sa akin kung mayroon kayong Bible dyan sa inyong mga tabi. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa James, sulat ni James. At buksan niyo mo ang chapter 4, no? At tingnan niyo yung chapter verse 13. Babasahin ko po ito sa aking English version. Okay, ang subtitle po sa akin dito ang New King James Version ay Do Not Boast About Tomorrow. James chapter 4 verse 13. Come now, you who say, today or tomorrow, we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a lifetime, for a little time, I mean. It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Tayo muna'y manalangin. Panginoon namin Diyos na aming Ama at nasa langit, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, na binigyan mo kami ng pagkakataon na makarinig na yung mga salita galing sa Biblia bilang message for this Wednesday sa aming prayer meeting. At magamit po namin ito, Lord, sa aming mga sharing. At the same time, ganun din po sa mga panalangin na aming gagawin sa aming corporate na panalangin din po, Lord. Ikaw po, Lord, ang dumulog ni, ikaw po, Lord, ang sumagot nito, Lord, ayon sa iyong will at ayon sa iyong kagustuhan sa iyong mga buhay. I-bless mo rin po ang bawat isa na makikinig sa mensaheng ito sa Master's Black Christian Church and other people na makarinig din po ito ngayong live or in the future sa kanilang mga social media na mga instrument or equipment. Panginoon, salamat muli at dalangin namin ito in Jesus' name. Amen. Magandang gabi muli mga kapatid sa pananampalataya. Tayo ngayon ay nandito ulit tayo sa ating prayer meeting at I hope na tayo po ay makapag-pray din talaga sa mga concerns ng ating mga kapatid.
lalo na sa mga nabalo, si Sister Dang, dahil lumipas na po ang kanyang asawa na si Brother Robert, at kami po ay talagang nakikiramay din pa rin sa kanila. At gayon sa iba't ibang mga concerns na tayo din po ay binigyan ng pagkakataon na makapag-pray din po, katulad kay Chari na kapatid ni Sister Lorna, no? At successful din yung operation. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay ginamit ko po itong sulat ni James doon sa chapter 4. Sabi niya dito, "Come now, you who say, today or tomorrow we'll go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit." Alam po natin, ito po ay isang review sa mga listeners po dito sa kanyang, or right, or readers sa kanyang mga sulat. Kasi ang mga tao po ay nakalimutan na natin na tayo po ang will talaga ng Panginoon ang nasusunod. Minsan sa ating mga kaabalahan, sa ating mga kalagayan ay parang nagpaplano tayo na wala sa will or ayon sa plano ng Panginoon sa atin. Kaya ito ay isang rebuke din sa mga readers, kasi sabi niya, sinabi niyo, today or tomorrow we'll go to such and such city, spend a year there, buy and sell and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow. So tayo pong mga tao, ang una pong topic or subtopic po ay, tayong mga tao, hindi natin talaga alam ang ating tomorrow, ang ating future. At tayo po ay binigyan dito ng parang instruction or warning na hindi nyo malalaman ang inyong future. Walang makakaalam sa ating tomorrow. Hindi natin alam kung kukunin na tayo tomorrow, the next tomorrow, or magiging successful tayo for our businesses, or hindi maging successful, ang ating mga anak ay maging ganon, or ganyan, hindi natin alam. Even death, hindi natin malalaman, at we already experienced that. Kasi 1 week lang ang nakalipas, ang kinuha na yung ating isang kasamahan sa pananampalataya, at hindi natin na-expect. Walang nag-expect sa atin na siya ay kukunin. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. So, tayo po ay nare-remind dito, no? Ang pinakaunang pinakaunang sinasabi natin na our life is like a vapor that appears for a little time and then vanishes away. So, pinapakita ng God, and based doon sa ating theology at based doon sa ating knowledge ng Bible, ng ating buhay ngayon dito sa mundo ay is just like a vapor na mawawala compared sa ating eternal life. So pinapakita po yung relative na napakaikli ang ating buhay dito compared sa ating eternal life, which others are not concerned. At iyan ng ating palaging sinasabi na dapat ang ating talagang concern ay yung eternal life, kasi yung ating eternal life ay parang walang hanggan, eternity, walang katapusan, everlasting, walang katapusan. But our life here, sabi nila kung siswertehin tayo, 70, ang ating lifespan na 70, kung siswertehin tayo, 80, or 90, or 100, pero bihira na lang ang makakaabot ng 100. So pinapakita dito ng writer na ang ating buhay ay napaka-ikli lang compared sa ating eternal life. So para ang sinabi niya dito, huwag tayong mamayabang na maplano natin ang ating buhay, kasi hindi natin maplano, kasi hindi nga natin alam ang gagawin ng Panginoon o ang plano ng Panginoon. Katulad nung isang account doon sa mga gospel din na yung isang mayaman, sabi niya, marami na ako mga produce dito sa aking farms. So ang gagawin ko, magpagawa ulit ako ng bagong parang storehouse, at sisirain ko na yung mga maliliit na storehouses ko, at ako ay magpakasaya kasi madami na ang mga produce o mga farm products na ibinigay sa akin o ma-manufacture o mapoproduce ko. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hangal, hindi mo alam, kukunin ko ang iyong buhay ngayong gabi. So walang nakakaalam sa ating mabuhay, and it is very short. So
walang nakakalam advantage sa atin yan. Advantage sa atin yan kasi sabi nga ng mga nagsasalita din na iba na parang kung alam natin kung ano yung future natin na maging successful tayo, hindi tayo magiging masaya ngayon. It's either kung magiging successful ka or magiging failure ka, hindi ka magiging masaya ngayon. Unang-una, kung ikaw ay magiging successful in the future, hindi ka magiging masaya ngayon kasi parang gusto mo nang dumating yung success in the future. So parang kung mayroon kang, kunyari, ang example dyan ay, 1 year from now, you will be successful. So kung malaman mo na 1 year from now, you will be successful, you will not be happy for 1 year. Kasi, makukompare mo yung buhay mo ngayon na hindi successful sa successful after 1 year. So, hindi maganda na malalaman natin na magiging successful tayo kasi kukompare natin yung ating buhay ngayon. Sabi na, pangit naman itong buhay ko. Hindi pa nagiging successful ngayon. Magiging successful na ako in the future. So, hindi maganda. Hindi tayo magiging happy. Alam mo naman ng tao, palagi na lang nakatingin sa magaganda. So, kung maganda ang buhay mo, kung alam mong magaganda ang buhay mo after 1 year, hindi ka masaya ngayon kasi makukompare mo na pangit pala itong buhay ko ngayon for 1 year until na dumating yung future na successful ka. So, hindi maganda. Kung ang malaman mo ang future mo ay pangit, hindi ka rin maging masaya ngayon. Although abunda ka ngayon, successful ka ngayon, hindi ka rin masasaya ngayon kasi in-anticipate mo na kunyari after 1 year magiging pangit yon, magbabagsak yung business mo o magkakasakit yung something like that. So instead na mag-enjoy ka ngayon sa 1 year mo ngayon, hindi ka mag-enjoy kasi in-expect mo na after 1 year ay mayroong disaster na mangyayari. So mag-uwari ka, hindi ka mag-enjoy. So either successful yung future mo or hindi successful ang future mo ay hindi ka magiging masaya. Kaya dinisign ng God na hindi natin malalaman ang future natin para hindi tayo magiging concerned doon. Kasi ang sabi nga ni Jesus Christ, huwag mo nang isipin yung tomorrow. Tomorrow has a problem of itself. Isipin mo ngayon. So, enjoy what you have now. Ganun. So, titingnan din natin na hindi tayo maging mayabang kasi hindi po natin alam ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin alam kung magiging successful tayo. Hindi tayo pwedeng mayabang. Katulad ng ini-example dito, come now, you who say, today or tomorrow we'll go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. So parang positive na positive siya. Whereas you do not know what will happen tomorrow. So yun ang message nito. You do not know what will happen. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time, little, relatively sa ating eternal life. Even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ito daw dapat natin gawin. Instead, you ought to say, if the Lord's will, we shall live and do this or that. So, hindi na nga natin na palaging nagagamit itong mga, if the Lord's will, no? Hindi na natin nagagamit ito. Parang ina-assume natin na, yun na yung mga yan, itong plano natin. Pero hindi natin kinoconsider ang plano ng Diyos sa atin. Hindi natin kinoconsider. So, ang ano dito ay we have to pray to God na dapat yung ating will dito sa ating buhay ay ayon sa kanyang will. Ang ayon sa kanyang will, no? Yun ang una dito, no? Ang pangalawang subtopic po ay we should know that God knows our future. We should know that God knows our future. Mayroon pong mga theology ngayon na parang binabago nila ang all-knowing na God, no? All-knowing na God. Ang tawag po sa theology na to ay open theism or openness theology. Ang ibig sabihin nito ng openness theology, ang God ay open siya sa options. So hindi na alam kung ano ang mangyayari sa future, magre-react lang ang God doon sa gagawin ng tao.
So, meron ako narinig dito na mga Pilipino din, mga prominent na mga Pilipino speakers, na sabi niya, hindi alam ang God kung anong mangyayari. Hindi nga niya alam na kung tatanggap ka sa kanya, hindi niya alam kung lalapit ka sa kanya. Mayroon pa nag-illustrate doon na para daw chess na ang God ay nag-aantay ng ating moves. Sabi noon ng illustration doon, para daw chess, yung laro ng chess, na tayo daw ay nag-move tayo, tapos inaantay ng God na mag-move tayo, tapos gagawin ng move ng God. Tapos, mag-move ulit tayo, gagawin ulit ng God ang move niya. So, ang sabi nung isang nagsasalita na I do not agree at hindi naman biblical yan, sabi, pag hindi daw tayo mag-move, hindi rin mag-move ang God. That is open theology na sumisikat at parang nakikita natin na parang grabe ang God, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kasi maghanap sila ng mga verse daw na ang mga example nila ng mga verse ay nung tinapon daw ng mga Israelites ang kanilang baby doon kay Dagon, yung parang God na nag-antay ng para ma-appease yun si Dagon ay ay dapat tapunan ng baby doon sa parang may ano siya kamay na nandoon yung apoy, at yung apoy na yan ay tutupukin yung baby na ino-offer ng mga tao. At mayroong verse din doon na hindi nga pumasok sa isip ng Diyos ang mga ganitong bagay. So ang kanilang interpretation doon, hindi daw pumasok sa isip ng Diyos ang mga ganong bagay, hindi alam ng Diyos ng lahat. So parang nasira na yung parang pinaka-theology ng Orthodox theology na God is all-powerful, God is all-knowing, God is omniscient, He is everywhere, He is all-knowing, He is all-powerful. Parang dinidestroy nila yung theology na yon, which is the basic theology na parang napakagandang theology yan. Theology sa, ang akin dyan, theology yan ng bata eh. Pag tinanong mo yung bata na anong tingin mo sa Diyos, ang sagot ng bata ay, ang Diyos ko ay makapangyarihan, nandoon siya sa lahat ng lugar, at alam niya lahat. At ngayon, lumalabas ngayon yung parang akala mo, ang magagaling na mga alam daw nila ang Bible, sabi hindi alam ng God ang ating gagawin. Nag-aantay lang siya kung hindi ka gagawa ng ganon, hindi rin gagawa na ang Diyos ng ganon. So, ang Diyos ay reactive rather than all-knowing. He knows everything before the foundation of the world. Kaya nga si Jesus Christ, the Lamb slain before the foundation of the world. Alam ng God yan, no? At sabi nga, even the hairs of your head are all numbered. Lahat ng buhok ng ating individual na ulo ay alam ng God yan. At hindi niya pinapahintulot na ang isang sparrow o isang maliit na maya ay mahuhulog na wala siyang kaalaman. So even ang mga minute details ng ating buhay, like mamamatay ang isang insignificant, quote-unquote, insignificant na maya sa ating paningin, maya lang naman yan. Hindi yan na apektado ang lahat. Pero sabi ng Bible doon sa Luke chapter 12, na alam ng God na yung maya na mahuhulog. At sabi niya doon sa Luke 12:7 na even the very hairs of your head are all numbered. So alam niya ang number ng buhok ng bawat isa sa atin, kung hindi ko alam kung ano bang average na number sa ating buhok. No, alam niya yun. Kunyari 1,255. Pag nahulog ngayon, 1,254 na lang. Alam ng God yan. Ganun siya ka all-knowing. At maraming mga verses dyan. Doon niya rin sa 1 John 3:20 na even our hearts condemns us. No? Minsan ang ating hearts, kasi ang ating hearts nga ay sa 17 verse 9 ng Jeremiah, wicked ito and deceitful ito. Hindi natin na... Sabi ng 1 John 3:20, if our hearts condemns us, we know that God is greater
greater than our heart, and He knows everything. So, tayo hindi natin alam kung ano yung gagawin ng ating heart, no? Kasi minsan mayroong effect yan sa manifestation yan ng ating flesh, eh, na bigla na lang tayong makapag-isip ng mga masasama. Minsan nga mayroon tayong mga masasamang mga naisip, no? Blasphemous na naisip natin. Hindi yan galing sa atin, galing yan sa devil or sa ating old nature, sa ating nature yan. Kailangan nating i-rebuke yan, na hindi yan sa akin, galing yan sa demonyo. Even our hearts condemns us, pero ang God is greater than our heart, and He knows everything. Marami mga verses sa Old Testament na talagang alam ng God ang kanyang ginagawa. Hindi siya nagre-react. Si Jeremiah nga, bago pa ipinanganak, alam na ng God kung anong maliit si Jeremiah. Si David, no, sa Psalms 51, alam na ng God. Nandun pa sa sinapupunan ng nanay ni David. Si David ay alam na ng God. Alam na ng God. So, hindi tayo pwedeng maniwala na hindi alam ng God. So, kung mayroon pong lumalabas na open theology, openness theology or open theism, ng God natin ay nagre-react lang sa ating mga gagawin, hindi po totoo yan. Kasi ang ating God po ay omniscient, omnipresent, all-knowing, and all-powerful. Alam po niya ang kanyang ginagawa, at hindi lang natin napapansin na parang bakit nagkaganito, pero alam niya yan, no? Alam niya ang ating gagawin. And we should be have faith in that. In fact, doon sa nga sa ating pinag-usapan sa the faith chapter sa Hebrews chapter 11, nung sinasabi na si Abraham, no, ganito yung faith niya. Alam ng God na Abraham, bibigyan kita ng lupain doon, ha, sa Kanaan, at ang iyong mga angkan ay mabibihag ng 400 years. Alam ng God yan. Alam ng God na ganun ang design niya. Very specific yung precise and accurate yung plano ng God. Hindi lumalampas, kasi kung namatay ang isa sa kay Isaac, Jacob at mga 12 patriarchs, hindi alam ng God kung anong mangyayari. Nagdidepende lang pala siya sa gagawin ni Abraham, nagdidepende lang siya sa gagawin ni Isaac, at nagdidepende lang siya sa gagawin ni Jacob or Israel. Pero alam ng God, Abraham, itong gagawin mo, umalis ka dito sa the land of Chaldeans, pumunta ka doon sa Haran, pumunta ka doon sa Bethel, tapos mapupunta ka pa doon sa Egypt, tapos babalik ka, tapos mamamatay ka na doon, tapos yung magkakaroon na ng sina Isaac at saka Jacob. At alam ng God na hindi pa hinog yung mga sin ng mga Amorites, kaya pinatagal pa na ng 400 years simula doon sa Exodus, na yung panahon ni Jacob, ni na Joseph, hanggang kay Moses ay 400 years yan, na alam na ng God yan. So, ang God natin ay all-knowing. Hindi tayo magsasabing hindi nagre-react lang ng God. Kasi kung ganun po ang ating God, na nagre-react lang, wala po tayong pag-asa. So, dito po sabi dito, if the Lord wills, dapat alam natin yung, dapat ipinapanalangin natin yung will ng Panginoon. No? Will ng Panginoon, and we shall live and do this or that, but now you boast in your arrogance, all such boasting is evil. So, hindi rin po natin pwedeng pangunahan ng God na tayo po ay ganitong gagawin natin, pupunta tayo sa isang bayan, ganitong gawin natin, without consulting God. Kaya nga kailangan natin na malaman talaga, pag-pray natin sa God kung ano talaga ang will niya sa ating buhay, personally, sa ating pamilya, sa ating clan, at the same time, sa ating church. Kasi ang church po ay will ng God yan, na talagang gagamitin ng God ang isang local church, mga local churches or mga churches to spread His gospel. Kasi ang ating God ay spirit yan,
Hindi naman siya pwedeng magsalita dito ng magsalita unless na dumating na yung tribulation na may angel na magsasalita. Pero mayroon din siyang ginamit doon na 144,000 na great evangelist. Pero sa atin, gagamitin din ng mga churches, mga tao dun sa churches to spread the gospel. So dito tayo magano, since we do not know our future, at alam na wala na tayong magagawa doon sa ating past, kasi yung ating past, hindi na natin pwedeng sisihin ang ating mga sarili doon, kasi design din talaga ng God yan, design ng God yan. So we should not blame our sarili doon sa past, kasi nga doon sa Hebrews 9:14 na the blood of Christ cleanses our conscience of dead works. Kasama na rin yon yung mga hindi natin nagawa. Dapat maniwala tayo na powerful yung blood ni Jesus Christ na kaya niyang tanggalin yung mga guilty feelings natin sa mga hindi natin nagawa. So, forget about the past. Not really forget, pero parang use it as a parang ano naman na springboard, but not really concentrate on that one. At sa future din, hanapin natin yung will, pero wala tayong magagawa doon. Ano yung current, ano yung resources natin? Ang pinaka-resources natin ngayon, yung current, yung present. Ito ngayon, ang present, yun ang ating resources. Hindi natin alam ng future, maski magbalak-balak tayo, kung hindi yan sa will ng Panginoon, wala tayong magawa doon. No? Hindi natin alam kung maging successful tayo, hindi natin kung kailan tayo kukuhanin ng God. Wala tayong magawa doon. Ang ating resources ngayon ay yung present time. So kung yun ang present time ngayon, yun ang ating gagamitin sa paglilingkod sa Panginoon. No? Ang sabi dito, but now you boast in your arrogance and all such boasting is evil. Hindi tayo pwedeng magmamayabang na ganito mangyari, no? Pero itong verse 17, therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is a sin. So ang ating resources ngayon ay present at dapat maging obedient tayo. Kung ang present natin ngayon ay ganito, alam natin, ano ba yung pinapagawa ng God sa atin, the present? Siyempre, number one, kailangan natin mag-spread ng gospel to all nations, gagamitin tayo kasi ang sabi nga ni Jesus Christ na from Jerusalem to Judea to Samaria and to the rest of the world, kailangan natin mag-spread ng gospel. Siyempre, magiging obedient tayo and wait for the Lord. Wait for the Lord kung ano yung talagang pinapagawa niya sa atin. Wait for the Lord and be obedient on the present times. Obedient lang tayo and we hope that with our faith, no, na po-provide talaga tayo ng Panginoon ng ating mga pangailangan, kasi kung tayo din po ay nagmamadali, hindi tayo nag-wait ng Panginoon, di-decide lang tayo. Minsan yan sa pag-aasawa, mayroon kasing mga desisyon na hindi na natin pwedeng pwede nating bawiin, no? Mayroon mga desisyon na pwede pang bawiin, pwede pang makarecover, pero mayroon ding mga desisyon na mahirap nang bawiin. At isa dyan, kanyari sa pag-asawa ng partner, mahirap na mong bawiin yan. Pag once na nakasal ka na, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Mahirap na, unless na pagbibigyan ka talaga ng Panginoon kung anong mang gagawin niya na makabawi ka pa. Pero mayroon tayong mga desisyon na mahirap bawiin. So, we have to pray talaga ng Panginoon, wait for the will ng Panginoon, pray always na makikita natin yung will ng Panginoon sa ating mga buhay, tapos kailangan din natin maging obedient para i-bless tayo, kasi ang sabi naman ng God, knock and you will and it will be open to you, seek and it you will find, and ask and it will be given to you. So, mayroon ding promise ang God na ganon, na kung sino mang kakatok ay bubuksan, kung sino man ang hingi ay bibigyan, at kung sino mang naghahanap ay makakahanap, no? So, we have to understand that na mayroon talagang binibigay ni na utos ang God sa atin. So, bilang pagtatapos po, summarize natin, unang-una,
hindi tayo pwedeng magmamayabang sa Panginoon, no? Hindi tayo pwedeng magmamayabang sa Panginoon the future kasi we do not know our future. We do not know our future. And ang isang ano dito na sinabi ko kanina, our present life is short compared to the eternity future. Kasi ang analogy dito ay we are just a vapor na mawawala kagad, but our eternity future ay eternity yan. Wala tayong andon. Mahaba yan. So, saan tayo mag-i-invest? Di siyempre, doon sa eternity future. At ask God for help habang tayo naglalakbay sa mundong ito. Pangalawa, we are designed na we do not know our future. Advantage sa atin yan. Kasi if we will know our future, we will not be happy at the present times. Kasi sabi ko nga, kung ikaw ay malaman mo na successful ka in the future, parang naiinip ka na bakit hindi pa dumating yung future, you will not enjoy. At the same time, kung alam mo na ang future mo ay disaster o bagsak, hindi ka rin mag-i-enjoy ngayon sa present mo kasi maski successful ka ngayon dito or abundant, hindi ka mag-i-enjoy kasi ina-anticipate mo yung future. So, dinesign ng God na hindi natin malalaman ang future. Salamat ng Panginoon na hindi natin alam ang future. So, sabi natin nga, we should believe that God is all-knowing. Hindi tayo naniwala sa open theology na ang God ay nag-aantay sa atin kung anong gagawin natin. Alam ng God kung saan tayo pupunta. Alam ng God kung ano yung future natin. Alam ng God kung ano talaga ang mangyayari sa atin. Hindi natin alam kung paano tayo mamamatay. Hindi natin alam kung paano ipoprovide ng God ang ating mga resources. Pero ang God, alam niya yan. At number three, which is very ano natin na anong resources ang ating mayroon? Mayroon tayong present. Kung ano yung present, yun ang gagamitin natin. We have to be obedient to God in the present times and ask for His will at gagawin natin. Example, we have to preach the gospel to all. Maski magagalit yung mga tao, kailangan natin i-preach ang gospel na ang ating salvation talaga ay through Jesus Christ namang ito. Tayong lahat ng tao ay makasalanan, lahat tayong makasalanan, hindi natin kayang abutin ang standard ng God. Sabi ng God, for all have sinned and fall short of the glory of God. And ang ating talagang paraan, ang gospel talaga na good news, si Jesus Christ ang gumawa ng ating salvation. Kasi tayo, na tao ay makasalanan, ang Diyos ay holy, maski anong gagawin natin na gagawin, hindi natin maabot ang righteousness ng God. All we have to do is believe on the Lord Jesus Christ na siya yung perfect, meron siyang perfect obedience, meron siyang katuwiran because he obeyed the law actively, meron siyang righteousness. At dapat mapapunta yan sa ating records, ang ating righteousness by believing. At the same time, yung ating mga kasalanan ay mapapunta sa kanya and he will die for our sins, to pay for our sins. It is finished. It is finished. All we have to do is believe on the Lord Jesus Christ. Kasi that is one will of the Lord sa atin na talagang we must believe on the Lord Jesus Christ. One will niya sa atin yan na we must believe on the Lord Jesus Christ. Again, I hope na tayo po ay maintindihan natin na tayo talaga ay pilgrims lang tayo sa mundong ito. Naglalakbay lamang tayo sa mundong ito. Ang ating buhay dito ay just like a vapor. Ang ating talagang destination doon sa eternity future talaga. At the same time, salamat na hindi natin alam yung ating future dito sa temporal para hindi tayo mag-worry. At ang huli po ay dapat gamitin lang natin ang ating resources to do good works which was prepared beforehand that we should walk in them. At the same time, evangelize to the people para hindi rin sila mapahamak, yun ang pinaka main talaga na objective natin. That is the main objective of the church, to evangelize the gospel to all people. Kung hindi natin nagagawa yan, failure ang ating church, failure yan. At we are not using the present time to present the gospel doon sa mga taong binigay sa atin na makikinig. So sa mga tao po,
outside the church na nakikinig dito, I hope na you will realize that we are all sinners. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, sa pagsali ng reliyon, sa mga sacraments or rituals, and only Jesus Christ is our salvation. We have to believe on the Lord Jesus Christ. At the same time, dapat hindi din tayo magiging maabala dito sa mundong ito, kasi alam ng God kung anong mangyayari sa atin. Even the very hairs of our heads are numbered. At sabi nga niya, kung yung sparrow hindi niya pinahintulutang mahulog, nawala siyang paalam, are you not greater than a sparrow? Na ikaw ay hindi niya gagabayan sa iyong buhay. We are greater than the sparrow. Alam niya kung anong mangyayari sa ating buhay, and He will never leave us nor forsake us. Salamat sa Panginoon na mayroon tayong Panginoon na all-knowing, all-powerful, and everywhere na kaya niyang tingnan ang ating mga buhay. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, salamat po Lord na pinapakita mo sa amin dito sa iyong mga salita na hindi kami magmamayabang sa aming sarili, kasi hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa aming buhay. Salamat din po Lord na ito ay binigay mo sa amin, na sabihin namin, if the Lord wills, kung ano man Lord ang plano mo sa aming mga buhay, sana ay malaman namin ito Lord, kasi yun din ang aming prayer, na kami Lord ay makasunod sa iyong plano sa aming mga buhay. Hindi kami tataliwas, kasi napakahirap po ang kumukontra sa isang God na talagang alam niya ang aming buhay. Lord, salamat po sa gabay at salamat sa biyaya na binigay mo sa amin noong makataraang taon, ngayong taon na to at sa mga susunod na taon. At salamat din sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa amin at sa mga nanampalataya kay Jesus Christ, that the only Savior and God. Salamat muli Lord at dalangin namin ito. In Jesus' name, Amen. God bless po mga kapatid. We'll have our prayer meeting after this one. Mag-open ang Zoom meeting.